Nakahanda ka bang ialay ang iyong buhay sa Diyos? Ako po si Father Piel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 20, verses 26 to 28, and I read it for you. Whoever wishes to be great among you must be your servant. And whoever wishes to be first among you must be your slave. Just as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Nakahanda ka bang mag-alay ng iyong buhay para sa Diyos? Ibigay ang iyong sarili, ibigay ang iyong oras, ibigay kung ano ang mayroon ka. Ito po ang panawagan sa ating lahat na tayo, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ay palaging isipin kung papaano ko mamahalin ng higit ang aking Panginoon. Kung gusto mong maging dakila, matuto kang magpakumbaba. Kung gusto mong mauna sa buhay, matuto kang maghintay sa huli. Tinuruan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo na palaging isaalang-alang ang ibang tao. Palaging isaalang-alang ang Diyos. Ihuli lagi ang ating sarili. Mahalin ang ibang tao. Sabi ng ating Panginoon sa ating binasang Ebanghelyo, "Whoever wishes to be great among you must be your servant." Tinuruan tayo ng Panginoon na maglingkod. Ang maglingkod sa ating kapwa ay napakadakilang gawain natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Pagsilbihan mo ang mga nangangailangan, pagsilbihan mo ang mga hirap, pagsilbihan mo ang mga may sakit, ang mga bata, ang mga taong napabayaan na ng lipunan. Pagsilbihan natin ang bawat isa. Dito nakikita na tayo nga ay mga tagasunod ni Kristo. Ito po ay tanda na tayo ay tunay na nagmamahal sa ating Diyos. Maaring mayroon tayong kahilingan sa Diyos na tayo ay makarating sa Kanyang kaharian. Ngunit ano ba ang susi upang tayo ay mapunta sa Kanyang kaharian? Ito ay ang pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan ng paglilingkod. Kung gusto nating maging dakila, matuto tayong magpakumbaba. Kung gusto nating mauna, matuto tayong magpahuli alang-alang sa kapakanan ng iba. Ito po ang mga Kristiyanong paraan kung papaano natin maiaalay ang ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa papaanong paraan ka naglilingkod sa Panginoon? Ang paglilingkod mo ba sa Panginoon at pagmamahal sa Kanya ay nakikita sa kung papaano ka nakikitungo sa iyong kapwa? Isaalang-alang natin ang ating mga kapwa sapagkat sila din ay mahal ng Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon, kailangan nating mahalin ang mga mahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ipinagkaloob niyo po sa amin ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong pinakamamahal na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Siya na nagturo sa amin kung papaanong magmahal at maglingkod sa aming kapwa sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili. Matularan nawa namin ang aming Panginoong Hesukristo sa ganitong uri ng paglilingkod na laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito
Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. God bless you po.